ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo, I've been a Davao City Police my whole life bago ako naging CPNP, bago ako napunta ng krami. At noon, kapag kami magkagandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may pulis dyan na kagandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nakagandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davaoino pala ay matititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ano na pala ang tingin ng... Yes po, sir. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. But we are just living there peacefully po, and then we are just asking simple questions. Good afternoon po, Sir Marvel. I really want to talk to you. No. Just address to this chairman. Okay, yeah, Your Honor. Yeah, go ahead. I want to talk to you. Yeah. For Marvel. Yeah. Police officers, we love you before. Not only police officers, dito sa akin, but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga haka sa amin doon, sa loob, baka nagsisabo kami, yung may haring sa loob, etc., etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte. I will cut you short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsisabo kayo sa loob. Laruhin pero yun ang haka-haka. Yes, sir. Hindi mangyayari yan. Yes, kahit ipahir. From my wildest imagination, hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sabo. Yes, sir. So don't tayo, sir, ha? Oo. But yan ang naririnig namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So it was Pastor also who oriented us. Parang i-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan natin ipakita. Kasi sabi niya, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So, balik tayo doon sa mga men in uniform. It was this group that Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya? Ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following paso. Kaya pag nakikita namin sila sa daan, ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc., etc. But, sorry to say, Mr. Marvel, true ba to? Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time because mayroon namang healing time. But this time, we want to be heard. We want to be, gusto namin pakinggan. Buti nga, sabi nyo kanya, lahat. You may respond. Can I be allowed to for a police, I have something, but I cannot, may be allowed that I should leave the con. But yeah, can I read a simple message? Go ahead, continue. Unang sir, nagpapasalamat po ako dun sa inyo at dito sa ating committee, and of course, dun sa tao natin, nagpakita po ng video. It only showed that we, not more than maximum tolerance ang pinakita nyo pong police, kahit nabasay, namasaktan. Talagang we followed po. We have yung mga body cams na meron po kami. And sabi ko nga dito sa Directorate for Operations, na ipakita natin body cams if we really violated any human rights. But what we saw right now, talagang that's a human rights sa mga police natin na nasasaktan yung binasa natin. And it's against yung rules 113 ng Section 11. No? But I've already si
Vice Chairman Bernardo also already spoke regarding this. With regard... Sinabi mo na may mga nagbadikam, binasa yung mga pulis. Buti kayo. Hindi lang kayo ang nabasa, pati yung mga tao namin na sulabal, nabasa. Kasama ng mga pulis. Basa lang ang inyo. Pero yung mga na-inflict ninyo, mga emotional at mental setup ng mga tao sa loob, hindi yun mababayaran. Kahit ilang beses ka pang maligo at matulog, pagising mo, yun ang naiiwan sa puso mo. Trauma will not appear in only after 2 days, 3 days, 1 month after yung June 10, sir. I don't have any reports. Nandiwala sa akin yung Intel report. But that's confidential reports. Nandito po yung mga anim na to. Dito po nagtatago sila. Dito sa mga different locations po. So far, as we speak, right now, out of the 6, ilan na accounted ninyo? Sir, isa lang po ang nahuli po natin. Ay, isa po? Nakakulog po siya sa amin. Hindi po pa siya kasi non-billable offense po siya. Yung 5 kasama si Pastor Kibuloy at large pa rin? Opo, with a valid warrant of arrest. Valid po siya hanggang ngayon. And just want to make clear, valid po yung warrant of arrest po nila, our chairperson po. Okay, so isa lang ang accounted. All others, wala pa. Wala pa po. They refuse to surrender po. They refuse to surrender. That's what we call them, fugitives of the law. Okay. Mr. Chair. Yes, Carlo po. Katil. Yes, Brother Carlo Katil. Yes po. Thank you po, Mr. Chair. Resident Minister po ng Kingdom of Jesus Christ, Central Headquarters. Our resource persons here, the police officers, were not there during the June 10 po. So, I don't think so. They don't know what really happened. I was there po personally po, June 10. Kung nakita mo po yung video, ako po yung unang sumampa, humarap po sa police. Mr. Chair, nananalangin po kami sa time po na yon. Dinistorbo po ng mga kapulisan na parang mga barumbado at parang susulo po ng gera, complete full battle gear po. Kaya po nagtakbuhan po kami doon sa gate. Sabi po ni General Marvin, Mr. Chair, we used women, children as human shield. Akala po namin, Mr. Chair, magaling po yung mga intelligence po ng ating kapulisan at pinag-aralan po nilang mabuti. Natural po, Mr. Chair, nananalangin po kami, whole family nandun po lahat. Nung inakyat po nila, Mr. Chair, ang aming gate, ang aming pong response, kami pong lahat, kasabay mga bata, tumakbo na po kami doon to defend our place. Bakit? Nung una po akong sumampa po doon, Mr. Chair, hinanapan ko po sila, ano po ito, para saan po, may dokumento po ba kayo? Pwede nyo bang mahintay ang aming mga lawyers? Hindi po sila nakinig, Mr. Chair. Hindi po talaga sila nakinig. They really pushed themselves na gusto lang pumasok. At kami po, mga inosente, sabi po nila, pwede po daw kaming armasan ni Pastor ng mga baril, may private army po daw kami. Yun ang intelligence report po nila. Po nakita niyo po, wala po kaming kalaban-laban. Mga inosente po, missionary ng mga bata, matanda, na until now po ay natutrauma. Kayo po, Mr. Chair, mga officialist, may mga anak po kayo. May mga magulang po kayo. I do hope hindi po mangyari sa grabe pong trauma. Until now, yung mga bata po, makakita po ng mga police in uniform, men in uniform, sumisigaw po, nanginginig po. Hindi po namin alam ano po yung intervention na gagawin namin. Umiiyak po. Makakita lang ng police uniform like you, na taas po ang aming pagtingin po at respeto po nung una. Pero nung ginawa po nila ito, kasi simple na po hingin namin eh. Hintayin po ang lawyer namin. And we have our Kingdom Property Administrator na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ni isa sa kanila, hindi man lang po tumawag kay Mayor President Duterte. Kami pa po ang nag-initiate na tumawag, Mayor, President, ito po ano pang gawin namin? Kasi nga siya pong administrator, magpaalam po. Yun pong alam namin na batas. Kasi for 4 times, pabalik-balik na po sila dyan. Eh. Nagsuserve po ng mga search warrant, mga warrant-warrant na yan. Pinapatuloy po namin kasi ayaw po namin ng kaguluhan. Peace-loving people po kami, sir, ma'am. At eskwelahan po yun, simbahan din po yun. Wala po kami mga baril, wala po kami mga armas, hindi po kami mga violente, hindi po kami mga terorista, hindi rin po kami mga kriminal. Until now po, yung mga police po nila doon, nakakalat, tinagdag po ng checkpoint, harap
po ng aming compound, sa gilid, kinasing na po nila kami. And when we approach them, magtatanong lang po kami, sir, ano pong pangalan niyo? Pwede po bang makuha ang ID niyo? Kasi para masiguro lang namin kung police ba yan. Pwede pong NPA, magdamit lang po ng police. Pwede pong iskalawag, pwede po preso na pakawala. Gamitan po ng police, magbiring, wala pong makita mata. Magtatanong kami, maghingi ng ID, police badge number, wala pong may makita, magtakbuhan po para po walang narinig. And then, according to General Torre po, sabi po niya na panggabi lang po yung checkpoint, hindi po 24 hours po. Nandun po kami sa harap, nakabantay po, kami po ang nakasaksi. And then, may kukakulangan po pa tayo ng police. Binagsak po doon sa Davao City, sa harap po mismo ng aming compound, lahat ng mga police. Bakit may Region 10 po doon? May Highway Patrol Group pa, may HPU, may Regional Mobile Group pa, DCPO, PNP Region 11, taga Barracks pa. Nagkampo na po sila doon sa harap ng aming compound po, sir. Grabe po ang pag-terrorize at ang trauma po naramdaman po namin, lalo na po ang mga kabataan. Kung may mga anak po kayo at may mga konsensya, nagsisigaw, parang nababaliw po yung mga bata namin dun, sir. Ano pang gawin po namin dun, sir? May intervention po ba kayong in-offer? Akala po namin na pinag-aralan nyo, na pag-aralan nyo ba through your intelligence, na simbahan yun, community yun, marami mga pamilya-pamilya dun, eskwelahan din po yun, sir. Marami po mga estudyante dun. Kaya hanggang ngayon nagbabantay po kami in disguise po ng police visibility, in disguise po ng pa-checkpoint po ninyo. Hindi pa may mga bobo, sir. Alam po namin kami po ang pakay nila. Tinatanungan bakit kayo nakapakit ng mukha. What they did po, sir, tinutraumatize, tiniterrorize po nila kami doon na nakatira. For 40 years po, Mr. Chair, nakatira po kami dyan. Past administration po, wala pong ganitong nangyari sa amin. Okay. Wala po. Alam mo, I've been at Davao City Police my whole life bago ako naging Chief PNP, bago ako napunta ng krami. At noon, kapag kami magkagandak ng checkpoint sa highway, alam niyo, ang mga tao magpapalakpakan. Tuwang-tuwa sila na may police dyan nagkagandak ng checkpoint. Marami maghatid ng tubig, maghatid ng pagkain, dahil mahal na mahal kami ng taong bayan ng Davao pag nagkagandak ng checkpoint. Ngayon ko lang narinig na ang mga Davaoino pala ay matititerrorize na pag nakakita ng pulis na nag-checkpoint. So, it saddened me to know. Masakit po sa puso namin, sir, actually, sir. Ano na pala ang tingin ng... Yes, sir. Mataas po ang respeto namin, sir. We really supported the police, the men in uniform po. Pero ngayon po, sir, sa ginagawa po nila, sir, para po kami mga terorista, para po kami mga criminal, sir. When we are just living there peacefully po, and then we are just asking simple questions, karapatan po namin to get their names po. Yeah, pero, karapatan po namin yan, sir. Sana ngayon, ha, ngayon. We are living in a different circumstance. Very different na circumstances ngayon natin. Kaya ako'y nakiusap sa inyo at saka sa mga membro ng inyong simbahan. Please, do not totally detach yourself from the police. Huwag na huwag sana kayong totally mawalan ng respeto, mawalan ng ng trust sa kapulisan natin. Please, ako, nakiusap lang ako. Pariyotente ka Davao. Ako masakit sa kalooban ko na yung police pala sa Davao hindi na pagkatiwalaan. Well, you know, we built that trust between the police and the community for a very long time. Alam kasi natin yung policing doctrine na the police is the community. The community is the police. Mahal ng police ang kanyang komunidad. Mahal ng komunidad ang kanilang police. Ganyan po ang treatment namin sa Davao noon. E ngayon parang kalaban ng police ang community, kalaban ng community ang police nila. Sana ma-fix natin ito. Nakikinig ngayon dito ang ating RD ng Region 11. Please, ibalik natin yung trust ng taong bayan sa ating kapulisan. There's only, ang ating hinahanap is only 6 na mga suspect. Pastor Kibuloy and 5 others. So sana,
sa pag in your quest na mahuli itong lima, you do not alienate the whole Davao community from the PNP. Yun lang sana, paintindihan natin taong bayan. Ito lang ang may warad, ito lang ang aming hinahanap. Masakit man sa kalooban ninyo, pero trabaho namin dito ng police na talagang i-implement ang warrant dahil we have to enforce the law without fear and favor. Fair or favor, yun ang gawin namin. Pero as the way I heard it, the way I observed, na para bang na ang mga tao ay nagiging anti-police na sa Davao City. It's your job. It's your responsibility na sana, i-maintain mo yan. You reconnect with the community. Yun lang pag-iusap ko because nag-retire ako na police Davao talaga. Iba ang feeling ko. Very proud ako sa aking community. And my community was very proud of the police. Anim na tao lang itong nahanap natin. Hindi suspect itong buong Davao community. So huwag natin silang kalabanin. Huwag natin silang i-alienate from us. Balik natin. Sir, excuse me po. I will recognize General Marvel after you. Please go ahead. Good afternoon po, Sir Marvel. I really want to talk to you. No. Yeah. No. Just address to this chairman. Okay, yeah, Your Honor. Yeah, go ahead. I want to talk to you. Yeah. For Marvel. Police officers, we love you before. Not only police officers, but men in uniform, we love you before. Why? We are religious people and we are before secluded to the outside. But because of maraming mga haka sa amin doon, sa loob, baka nagsisabo kami, yung may haring sa loob, etc. In fact, it was former Rodrigo Duterte. I will cut you short. Yes. Hindi ako naniniwala na nagsasabo kayo sa loob. Laruhin pero yun ang haka-haka. Yes, sir. Hindi mangyayari yan. Yes, kahit ipahir. From my wildest imagination, hindi ko maisip na kayo gumagamit ng sabo. Yes, hello? Sir. So don't tayo, sir, ha? Oo. But yan ang nagaganyik namin noon pa. In fact, it was President Rodrigo Duterte, the former president, to advise us, Pastor, please open your gates to others para makita naman nila kung ano kayo nasa loob. So it was Pastor also who oriented us. Parang i-orient na kami na we cannot detach ourselves to others. We might be there, pero kailangan natin ipakita. Kasi sabi niya, let your light shine upon men that they may see your good works. But they cannot see the good works that the kingdom is doing. So, balik tayo doon sa mga men in uniform. It was this group that Pastor embedded into our hearts that we should love. Why? Anong sabi niya? Ito sila ang nag-lay down ng kanilang buhay to protect our country. Hindi kami familiar sa mga men in uniform before. But we started following paso. Kaya pag nakikita namin sila sa daan, ganun, nagbibigay kami ng food. Alam niyo yun, nagbibigay kami ng food, etc. But sorry to say, Mr. Marvel, Senator Bato, sorry to say, overnight sinira ninyo yung mga values na ipinunla ni Pastor sa aming mga puso. You said, sana maibalik namin yung, I hope in time because mayroon namang healing time. But this time, we want to be heard. Gusto namin pakinggan. Buti nga, sabi nyo kanya, lahat may boses. Okay, kami may boses. Wala kaming kapangyarihan tulad nila. Nasa kamay nila ang kapangyarihan ng bansa. Nasa kamay nila ang kapangyarihan to do what they want. No? Sabi nga ninyo, nag-serve sila ng warrant of arrest. Given. Kung may kasalanan, sige. Allegedly. Kung may kasalanan, warrant of arrest, go. In fact, Senator, gi-challenge ko sila. If you want to know who we are and what we are, come live with us, libre. Pero nag-expire na yung challenge ko sa kanila. Hindi na pwede ngayon. So, come live with us so that you will know who we are and what we are. Sabi ko gano'n,
Hindi kami dito prostitute, hindi kami bangag, walang tunituniladang shabo sa aming lugar. Yun lang, allegedly, nandyan yung mga iwawarant ninyo. Arrest nyo. Why will you put into compromise and risk public safety? We are part of the public. We are a community there. Thousands, may mga bata, may mga matandang palyatin, mga senior citizens katulad ko na nakatira doon. For how many long years we've been then? We are toiling that property by blood, sweat, and tears. Tapos maririnig namin na i-invade, kukunin. Kayo, Sir Senator, what will be your first reaction? Ilang beses na lang nag-serve ng warrant of arrest? Out of respect, with due respect, Sir Marvel, sa mga tauhan mo, we receive them, sir. With due respect. Dito sa akin. Sige. Yeah. Oh, sir, sorry. I'm not used to it. That's one. So, we receive those yung mga warrant ng deserve nila. But this time, from the words of Sir Abalos, nagserve lang naman kami ng warrant of arrest, parang kami pang may kasalanan. Ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. Correct, ang batas ay batas, ang may kasalanan mananagot. Doon kami. Oh, pero iko-contest ko yung sinabi niya, nagserve lang kami ng warrant. Hindi kayo nagserve lang ng warrant of arrest. Nilusob niyo kami in a horrible and terroristic way. Bus loads and truck loads of men in uniform. Madaling araw, tulog pa ang iba, kagigising namin. Sige kayo mga kagbawan, ikaw sir, lulusobin ka ng, what will be your first reaction? Aba, ibibit-kibit kami ng bibiya, tapos, oy, sabi sa word of God, ganon? No! Kayo, may mga pamilya kayo, what will be your first reaction? Of course, we need to defend. Tapos sasabihin pa na, ginawa naming shield ang men at mga bata doon. It's not, we are shielding our property. We're just executing our rights to defend our property. Tapos, ganun pala. In fact, sabi ko sana, mayroon kayong proper na document? O sige, may sirswangan kayo. Sige, pati septic tank namin, i-open namin sa inyo. Silipin ninyo lahat, i-guide namin kayo. Saan ninyo gustong pumunta? Sir, sabi mo na, time will ibalik ang respeto sa kanila. Doon kami, nandun pa rin sa kaibutuan ng puso namin, nandun pa rin ang respeto. But, ang hurt at ang hurt na inflict ninyo, tuwing nakikita namin ang mga bata namin, in fact ngayon, Senator, nag-organize kami ng psychometrician. Kasi yung mga bata, makarinig lang ng mga wang-wang ng mga pulis, manginginig. Even I, sa katandaan ko ito, pag marinig po ang kanilang wang-wang, I cannot explain my feeling. I want to hate, pero hindi pwedeng i-hate. Yan. Ang mga nanay namin, gusto namin ilabas dahil sa doktor. Ayaw, kasi yung mga pulis sa labas. Noon, pag makita namin ang pulis, tama yung sinabi mo. We are happy. We feel secured. You people, we feel secure because you are there. No? You are there sa kalye. Nagbabantay sa amin. But now we don't feel secure. Nandun sa vicinity, yung iba sa kadamuhan. Tapos may mga drone doon na nagsisiliparan. Kahit sa bundok, sir, mayroong drone. Mayroon pa doong mga foreigner, itim, puti, nagpapalipad ng drone. So, what are we now? A divided nation? A divided Filipino citizen? Kung we feel insecure and threatened. Para kayong marawi siege doon, may mga puti yes, na parang ganon. Mga foreigner na nakasali sa operasyon. Mayroon. Ha? Oh. Pumupunta doon in the guise of meron pa sir. Yung kinu-question ng mga intel ninyo doon sa amin, nasaan ang kuweba? Nasaan ang tunnel? Pati kami, anong tunnel? Anong kuweba?
Eh, kung tamin ang hinahanap nila sa Diwalwal, marami doon si Nito, wala doon sa amin. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you for that. Our chairperson. You may respond. Can I be allowed to for a police? I have something, but I cannot. May be allowed that I should leave the con. But can I read a simple message? Go ahead. Continue. Unang-una, sir, nagpapasalamat po ako dun sa inyo at dito sa ating committee. And of course, dun sa tao natin, nagpakita po ng video. It only showed that we, not more than maximum tolerance ang pinakita nyo pong police kahit nabasahin, namasaktan. Talagang we followed po. We have yung mga body cams na meron po kami. And sabi ko nga dito sa Directorate for Operations, na ipakita natin body cams if we really violated any human rights. But what we saw right now, talagang that's a human rights sa mga police natin na nasasaktan yung binasa natin. And it's against yung rules 113 ng Section 11. No? But I've already, si Vice Chairman Bernardo already spoke regarding this. With regard to dun sa valid warrant sa Faris, so make sure na valid po yung warrant sa Faris na to up to now. No? You have 3 months na dapat na motion to quash. Not against us, but dun sa RTC branch 11159 na Pasig City, no? And it was filed, not other people, but your own people from KOJC who filed a case against fugitive Pak Kibuloy. Second, sir, yung number second, we have already a case against the ombudsman, and we will be answering that in the proper forum po. All the violation na sinabi po nito, it's already filed in the ombudsman. And sabi ko nga, we will make a proper forum po, but we will answer it. And second, sir, and this is the last, and I assure, as a chief PNP, that we will assure you na isurrender nyo lang po si Apollo Kibuloy, 100%, and 4 others, nandito po kami, and you will see, na we follow the rules, human rights, dito lang po kayo makita, na we follow po ang human rights. We assure you po. Maraming salamat po. Thank you, General Marvel. I just would like to react that it's unfair for them naman na i-require nyo muna sila na isurrender si Pastor Kibuloy para maging peaceful ang Davao. Parang ganon. No, sir. Para maging normal ang lahat. Hindi, sir. Sabi ko, nobody, you know, For all you know, even President Duterte, walang kontak kay Pastor Kibuloy. Hindi alam kung nasaan ang ngayon. Lahat. Ako mismo, I was trying to keep in touch with Pastor Kibuloy nung lumabas yung kanyang waran. I was trying to contact him, pero wala. To no avail. Hindi na talaga makuha. So, unfair din na gawin natin requirements sa kanila dahil they are only ordinary members of the church. So, I think it's high time. It's high time, no? Before you leave. It's high time na you also exert effort na sana gumanda, bumalik yung pagtitiwala ng komunidad at ng polis doon sa Davao City. Tutulungan tayo. Ako mismo. Tutulong ako. Ay, dati akong Chief PNP. Dati ko kayong mga tao. I care about you. And I also care about the people of Davao City. Lalong-lalo na itong mga membro ng QJC. I really care for them. Mga kababayan ko ito eh. I also care for you. Mga tauhan ko kayo dati. So sana mabalik natin yung trust, samahan ng police. For all we know, isa, di ba? Accounted na yung isa. 5 na lang yung hinahanap nyo. And yung 5 na hinahanap ninyo, because you cannot do otherwise dahil trabaho ninyo yan. Hanapin talaga nyo yan. Dahil because order dyan ng korte, kahit na masakit sa kalooban ko bilang kaibigan ko si Pastor Kibuloy, na hinahanap ninyo yung kaibigan ko, wala akong magawa because may warrant of arrest siya. Trabaho ninyo yan. So ang akin na lang is, you concentrate doon sa hinahanap ninyo without unduly antagonizing the people of Davao City. Yun lang, pag-iusap ko sa inyo. Gawin ninyong trabaho ninyo na baka overall yun, maging more effective kayo sa paghanap kung kaibiganin ninyo. Yung mga bata na na-traumatize ninyo, yung mga tao na nasaktan ninyo, magaling naman sa PCR itong RD mo doon. Huwag kayong mag-distansya sa tao. You
assimilate with the people. Yun lang kausap, pakiusap ko sa inyo. Okay? Your Honor, excuse me. Yes, before po maalis si, ano, si okay, sir, okay, kasi aalis siya eh. Pakinggan mo muna. Before sa inyo. Yeah, go ahead, go ahead. Oh, yeah, go ahead. Yes, sir. Go ahead. Sorry, sir. Starting to ko, nagsusuri ka lang kayo, ma'am. Sige, makikinig siya, ma'am. Sige, go ahead. Oo, salamat please. At nakinig ka through yeah. Senator Bato. Yes, go ahead. Sinabi mo na may mga nagbadikam, binasa yung mga pulis. Buti kayo. Hindi lang kayo ang nabasa, pati yung mga tao namin na sulabal, nabasa. Kasama ng mga pulis. Basa lang ang inyo. Pero yung mga na-inflict ninyo, mga emotional at mental setup ng mga tao sa loob, hindi yun mababayaran. Kahit ilang beses ka pang maligo at matulog, pagising mo, yun ang naiiwan sa puso mo. Trauma will not appear in only after 2 days, 3 days. 1 month after yung June 10, sir, doon na nagsilabasan. Yes, hindi exaggeration. Ako, kung hindi lang ako lumuhod sa Panginoon na tulungan ako, sir, sabihin ko sa iyo, lalabas ako ng kingdom, itsa ako magiging sakit ng ulo ninyo. Huwag naman. Wala ko rin makiusap sa iyo. No. Yes, pero sa iyo ako unang susurrender pag ginawa ko yun. Pero may dadalhin akong 10 officer mo. Thank you, thank you. Oh, ito ha, halantaran ito. Ito ang laman ng aking puso. Kasi buti ako, matanda na ako, malapit na ako mag-70, ma-balance ko. Pero how about their kids? Ha? May mga human rights dito, may mga DSWD dito. How about those kids? How about those young people? Pag nakasalubong mo, iiyak. What happened to you? Ti, aywan ko lang, basta magdilim na ti. Iba na ano. Why? Kasi before nangyari yon, the scenario is this ng gabi, umuulan, tapos kumukulog. Kaya pag umuulan, kumukulog, yun na. Kasi parang nagpe-preempt nila na, oh, may mangyayari namang ganito. Hindi yun. Kaya nag-organize kami ng psychometrician, sir. We need to process those people. Kasi hindi kayo ang nakaproblema, kami. Those community, thousands. And those people, we are supposed to, kung natreaten kami, sir, natreaten kami. Noon tumatawag kami sa barangay police. Ngayon, pag natreaten kami, kanino kami tatawag? Sa'yo, Sir Tori? Ha? Excuse me. Ah, Sir Bato, saan kami tatawag? Kahit na medyo masama ang loob mo, tawag ka pa rin sa kanya. Duty niya yan na mag-provide talaga ng security sa inyo. Konsensyahin ninyo. How about it? Trust is no longer there. Ha? Ano? Trust is no longer there. Yun nga. What will we do? Trabaho niya yan ngayon na i-rebuild trust. I hope. Ako kasi rin, tao din kayo, tao din kami. Ha? Natitreaten kami. Kami, ordinaryo. Wala kaming baril doon. Wala kaming ano. Yung baril doon na may mga lisensya nga. In good faith, sinurrender namin sa kanila. In good faith. Oh, ito din ang paalala ko sa inyo. Sa kanila, sir. Sa kanila. Diba? Nakatagpad doon. We seek for truth. Then seek for truth. Because the person you are allegedly ano, na may kasalan ganun, hindi pa napatunay may kasalanan. Then seek for truth. Clarify. Oo, seek for truth. Yun ang sa akin. Be fair. Give us a fair treatment and justice also. Kasi community kami, tapos ganun ang mangyayari. Katulad na naman, kanilang madaling araw. 2 o'clock. Siyaro, hindi ninyo alam. Pumunta na naman kayo doon sa farm. Ginising at pinagbabalya yung pintuan ng mga farmer doon. At tinuto, magising ka ba naman, sir, ang baril nandyan. What will you do? Another traumatic experience na naman ang ibibigay ninyo sa puso ng mga farmer doon. So, ano na itong ating authority? I cannot say. Para kasing, sorry to say the word, parang sanggano. Okay, thank you. Tapos, you will tell us,
give them due respect. I think it's not us only. Let them give due respect also because we're innocent. We are part of the public. Ano? I am also telling them to do their share. Maningkamot sila na babalik yung respeto ng komunidad sa kanila, sa mga polis. So yan ang aking ibig sabihin doon. Chair? Yes, just to put in proper perspective po, yeah, sa sinabi ni General Marbil, ang problema lang kasi dito, sir, hindi na-follow yung rules of engagement. Ilang beses na kasi sila nag-serve ng warrant of arrest. I remember yung NBI nga, nag-serve noon. Pinapasok namin, sir. In-entertain namin. Dito kasi sa June 10, I think alam naman ng PNP, marami, matatalino naman sila. Before sana sila pumunta doon, or kung kailangan na sikreto, at least ang warrant of arrest kasi tao ang hinahanap. At saka kung nasa building siya, hindi po pwede na pasukin mo agad ang building. Magpaalam ka muna dun sa may-ari ng building. Kilala naman nila kung sino administrator. Nung nandun na sana sila, tinawagan nila si PRRT. 3 a.m., gising pa si PRRT nung oras. Nung pumunta sila, 3:15, the videos cannot lie. TV, the footages cannot lie. 3:51 a.m., diretso sila kaagad, lagay ng ladder. Tapos pumasok na kaagad without complying with Rule 113, Section 11. Aba, mali yun. Kung mali yun, may karapatan yung mga miyembro na pigilan sila, especially dito sa information, na meron pang criminal forfeiture order na hindi namin maintindihan, na hindi ko na lang i-explain yun. So, yun lang po ang sa amin. At saka, 4 different locations po sila, sir. In each location, hinahanap nila si Pastor. Doon nga lang sa Kitbog, tatlong areas yun. Buyo-Buyo, Biangan, Kitbog Compound. Sa tatlong mga areas, mga 22 ata kabahay, pinasok nila. Diretso na sipa. Ni hindi man lang sila nagpaalam. Alas 4 ng umaga, mga bilaan yun. Anong mangyayari? Di, yung isa, namatay pagkakinabukasan, dahil na heart attack. Siyempre, so, hindi naman siguro nila sabihin na doon sa more than 20 houses na pinasok nila, nandun si Pastor. Doon sa Glory Mountain din, ang hinahanap nila si Pastor. Sa Prayer Mountain, ang hinahanap nila si Pastor. Sa KOJC Central, ang hinahanap nila si Pastor. So therefore, they could not give that to us, that there is reasonable ground to believe that they are arresting, they want to arrest Pastor Apollo Quiboli in 4 different locations. And in one location, there are even 3 different locations likewise. Yun nga lang, yung operational procedure po dito, hindi talaga na-follow. Yun po. Thank you, Attorney. Chairman, can I just, I just want to make it clear, kasi it will be a different kung ito susundin po namin, kung ito gagawin. Wala na po kami mahuli na warrant sa Fares sa mga tao natin. And this is a jurisprudence po ng People of the Philippines versus Wang Chen, wow, and Georgie Lee, JR number 1390301, 29 September 2004. And just want to make it clear. Kasi iba kasi, baka maging natin, wala na kami mahuling polis. Wala na po kami mahuling mga kriminal kung i-announce namin sa publiko na huling ka namin. But based dun sa, ito po yung jurisprudence na yun, no? An announced intrusion in the premises is permissible when, letter A, a party whose premises or is entitled to the possession thereof refuses upon demand to open it. When such person, letter B, when such person in premises already knew of the identity of the officers and of their authority and persons, letter C, when the officers are justified in the honest belief that there is an imminent peril to life or limb, and D, when those in the premises aware of the presence of someone outside, because of example there has been a knock at the door, are then engaged in activity which justify the officers to believe that an escape or destruction of evidence is being attempted. Suspects have no constitutional right to destroy evidence or dispose of evidence. However, the exceptions above are not exclusive or conclusive. At times, without the benefit of hindsight and orderly on the spur of the moment, the officer must decide whether or not to make an unannounced intrusion into the premises. Although search and seizure of a dwelling may be constitutional, lead defective if the police officer's entry was without prior announcement,
law enforcers' interests may also establish the reasonableness of an announced entry. Indeed, there is no formula for the determination of reasonableness. Each case is to be decided on its own facts and circumstances. In determining the lawfulness of an unallowed entry and existence of probable cause, the courts are concerned only with what the officer had the reason to believe in the time of the entry. Yun po. Sir, thank you, General Marvel. Before you leave, I would like to remind you, next hearing, please pakidala yung mga officers na in-mention natin, yung ground commander in every place that you raided for to execute the warrant of arrest of Pastor Kibuloy and five others. Ilang ganyan? Anim? Six valid warrants of arrest po. Ano, yung area? Lima po. Tatlo sa Davao City, isa sa... Tatlo sa Davao City, isa sa Samal Island, yung... Sarangani province. Sarangani, tapos saan ba? Tatlo sa Davao City. So apat lahat? Apat. So yung apat na ground commander doon na nag-serve ng warrant, papakidala yun at saka yung mga officers na binanggit ko kanina sa para sa next hearing? Yes, sir, honor. Thank you. Salamat. So you may now leave para kapag trabaho ka pa. Maraming salamat po. Thank you. Sir, just quick repartee lang, sir, para marinig naman. Yung People versus Wong kasi na sinight niya, sir, involves a case where the crime was committed aboard foreign merchant vessels in territorial waters. So, sana naman po hindi naman po foreign merchant vessel po yung kingdom po dito. They are established buildings. And we know for a fact that they have already conducted casing operations prior to the service of warrants. Yung rule po kasi kung fixed building, pwede mo lang siya pasukin. Kung nakita mo na yung accused at pumasok siya doon, pwede mo siyang diretsuhin. Oo. Pero yung fixed building na alam na nila, 40 years na po yung building na yan. At saka alam nila na si Presidente Duterte po ang administrator doon. Nung nandun na sila, di tinawagan nila si Presidente, "Sir, we have reasons to believe that Pastor Apollo Sikibuloy is inside. Can we be given permission that to enter?" Yun nga ang ginawa ng NBI noon in the past. Nagpaalam sila sa amin, "Kung no problem, sige, pasok kayo." Sinerve nila yung warrant sa amin. Dito kasi wala diretso sila kaagad. Naka-full battle gear. Parang mga terorista kami, may mga snipers pa. They were ready to attack, not to serve a warrant. Yun lang talaga ang nangyari doon. Hindi yun service of warrant. It was really a police harassment operation to scare us. Thank you, Attorney. Attorney Richard Palpalatok, Chairperson of Commission on Human Rights. Thank you for coming. Huh? At least you see the importance of this hearing. At least ikaw talaga, the chairperson, ay pumunta dito. I would like to commend you for that. Maraming salamat, Attorney. But anyway, I just would like to cite you. Narinig mo yung mga testimonya ng mga taga Kingdom of Jesus Christ at saka yung sa PNP. Now, mayroon na ba kayong ginawang investigation in this regard? Yes, Your Honor. Yung aming pong regional office number 11. Already conducted an investigation. It's still ongoing, Your Honor. And I think the most recent is that there is a request sa KOJC and the PNP to submit documents in relation to the investigation being conducted by the region. Thank you for that. Kasi I just would like to inform, no? Hindi pa ikaw ang chairperson ng CHR nito, but in June 2022, the Commission on Human Rights described the service of a warrant of arrest against an elderly environmental activist in Pakil, Laguna, carried out by 25 members
of the PNP SAP as one conducted with excessive force that was unjustified and unnecessary, that led to the degradation and psychological harm. Kagaya sa nangyari sa mga bata doon, psychological harm. Dagdagan ko pa, in committee report number 46 of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, dated March 17, 2017, hindi pa akong chairman nito, hindi pa ako senador nito, the committee described the service of a search warrant by a team of 18 CIDG personnel that was augmented by 6 members of the Regional Maritime Unit as a use of overwhelming force. So, ito nga, 25 lang ginamit sa Pakil, Laguna. Ito, 6 lang ginamit, 18 ang ginamit. Excessive force na daw yun, sabi ng Human Rights. Ito, nakita mo naman, batalyon yung ginagamit, isang batalyon ng police. So, we need your investigation on this matter, kung ano talaga ito. Dahil nga, it led to, narinig mo, may 2 namatay because of inatake sa puso, at may mga bata hanggang ngayon psychologically disturbed because of that stressful incident. Kasi kung hindi kayo magbigay ng result ng investigation dito, baka mamaya sabihin na naman ng mga tao na itong human rights, mabilis lang mag-action kapag ang na-agrabyado ay yung mga makakaliwa. Eh, ito ngayon agrabyado, hindi ito makakaliwa, pero kalaban ng mga kaliwa ito. Itong Kingdom of Jesus Christ, talagang tumayo ito with the government against the CPPNP and DF. Talagang kasama natin ito sila, itong mga kwan, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Kibuloy, lumalaban talaga ito sa NPA. Talagang nagsumikap ito na mawala ang NPA sa Mindanao. At ngayon, sila ngayon na agrabyado. Sana we need your side also to give kahit na opinion man lang on this matter. Dahil yung 2022, yung sabi ko, aktivista ay kinundi na kagad as excessive use of force. Kasi yung mga kaliwa, ito ngayon, kalaban ng kaliwa ito sila. Sana pantay-pantay yung pagtingin natin sa ating mga kababayan. Okay, Chairman? Bagamat hindi ho ako makakapagbigay ng conclusion sa ngayon, sapagkat itong eventually po ay aakyat ho sa aming komisyon yan, at nag-isa lang po ako sa magdidesisyon yan sa 5 members of the commission, 4 sa ngayon. By the way, I don't want to influence your result of your investigation, ha? Okay. I am just sharing my thoughts to you. Naintindihan po namin yun. I don't yun. Intend to influence your investigation. Go ahead. Naintindihan po namin, Mr. Chair, kung kaya't hindi ho ako makakapagbigay ng konklusyon. Bagamat makakasa po kayo na ang komisyon po ay tutugon sa inyong panawagan, at sa katunayan, kahit wala ho itong notice ninyo for CHR to participate, ay tumugon na agad ang komisyon. Salamat. Thank you. Opo. Kung kaya't kami rin ho ay nananawagan na ang mga partido involved dito sa usaping ito ay sana maging open din sa Commission on Human Rights para matugunan at makita at magkaroon ng kaukulang resolusyon sa amin sa komisyon itong usapin na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman. Again, thank you for your personal presence sa hearing na ito. This WD, Ma'am? Honorable Chair. Yeah, narinig niyo yung plight ng mga kabataan sa na member ng QJC. Can you give them assistance, lalong-lalo na yung intervention sa psychological trauma na dinaraanan ng ating mga bata doon? Can you please help them? Yes, Honorable Chair. The normal process is we would await the referral from the LGU, but in cases like this, obviously we are able to augment any psychosocial therapy that you may require. And of course, in coordination with the assistance perhaps of the Honorable Chair, we may also facilitate any other assistance that you may require, especially yung sa 2 namatay po.
the family that is aggrieved may require further assistance, the DSWD is on standby to help in any way that we can. In fact, Honorable Chair, they do have, I've looked at the records, and you do have Children's Joy Foundation Incorporated that is ongoing po yung renewal process. So the kingdom is in touch with DSWD in so far as children facilities are concerned. Thank you, Yusik Dimaboro. For all we know, you will be the healing part of this conflict. Oh, yung effort ninyo, kahit na hindi na kayo maghintay na mag-request pa sa inyo yung LGU ng Davao, o kaya yung sila mismo mag-request, yung mga tao nyo doon sa Davao, please, lapit na lang silang lapit doon para ma-feel ng mga tao na they're still being loved by this government. Ha? Yun lang. Thank you. NBI, you want